sama-sama sa tabay. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, pangarap pa ay tagumpay. Ito ilang ang sipag, si kulo'y kikisla. Kahit umalot, tayo sumigaw. Maghawak-hawak, tayo'y sumayaw. This is our show, this is our time. Kapamilya forever. It's showtime! Good morning sa inyong tatlo, sa lahat ng Showtime Online News staff, at sa lahat ng Showtime Onliners. At welcome sa pinamasayang online show sa Pilipinas. Ito ang Showtime Online News! Yes, at syempre nako, huwag kalimutang mag-tweet, mag-comment, mag-react. Gamit-gamit lang ating official hashtag for today. Hashtag Showtime Mas Chugog! Ganon. Chugog! Chugog! Tama! At syempre mga Showtime Onliners, huwag nyo pa rin kakalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Updated kayo araw-araw sa Showtime Online News. At of course, para mas marami ang makapanood, huwag kalimutan na i-share ang link sa ating YouTube channel at Facebook page. Yun! Elaine, mm-hmm. Na-miss ko namin, Elaine. Oh, miss niyo kapit si Elaine. Saan ka ba nagpupupunta, Inday? Miss you, Inday. Miss you din po. Dahil yes, nandito na. Paligayain na natin ang ating mga Showtime Onliners. Umpisaan natin yan mamaya sa pangmalakasang kantahan with Clarice de Guzman sa show. Uy! Naku, kaabang-abang yan for sure. Pero eto, abangan nyo rin ang tawag ng tanghalan dahil weekly finals kung saan na maglalaban-laban si Regine Guche, John Madera, Erwin Diaz, Karen Kubo, Leo Carlo, Rosiliosa para makapasok sa quarter finals. Sana tama yung pagbangkit ko sa mga pangalan nila. Ang tagal niya, weekly finals. Bakbakan yan mamaya. Malupit ito for sure. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mass testing at ang mga persons under testing natin ay sina Jex De Castro and Mark Michael Garcia. At ang tumpak tracer naman natin ay si Queen of Soul, Jaya. Ooh! Ay, kaabang-abang! At of course, hindi naman papahuli ang ating segments dito sa Showtime Online New na TikTokery at Quaran Serie. Ayun! Mm-hmm. At ito, para maumpisahan ang ating Sabado Week Kantahan, ang ating first performance for today, please welcome Dionella. Yan. Showtime Onliners, i-welcome na natin Dionella! What's up? Hello. Hello. Hi. How's that? Bongga naman. Nasa pangkalawakang lugar. Saan lang yan? Diyan o talagang din niya? Ano, yung studio namin dito. Ano? Uy! Ano yung filter? Ganda. Yung sa mga ano? Yung mga virtual background, no? Mm-hmm. Pero tunay, ang ganda naman dyan. Parang nakaka-relax. Punta kayo dito. It's Oasis Records. Oasis Records. Ang ganda. Oy, pero Dianella, kamustahan muna. At syempre, bago yan, bumati ka muna sa Showtime Onliners natin. Hello guys! Enjoy lang kayo dyan. Yes. Ito na nga, Dianella. No? Hindi, bago tayo magkamustahan, yung pangalan mo kasi ang hirap i-pronounce. Saan ba nang galing yung pangalan mo? Kwentuhan mo naman kami ng konti. Dianella kasi means ano eh, season of wine. Parang napag-usapan ng management na, oy, sige, ito na lang yung name mo. Then, later on, na-realize ko connected rin siya saan. Kasi, di ba yung wine, habang tumatagal siya, mas nagmamahal yung price, mas sumasarap yung wine. Same as me, I'm in the middle of process, you know. Every day. Parang sinabi ko na masarap ka, Dionella. Oo. Oh, oh. Ngayon sa mga tao na... Iba talaga yung Nico, ano? Mas masarap ako yung Hickman. Habang masarap. Yes. Pero ano ba yan? Screen name mo lang o totoong pangalan mo talaga? Yung ano bro, yung Dianella, it's also my surname din.
Okay. Surname. So ito, kamustahan na tayo? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayong quarantine? Ngayon, bro, ano, gawa ng bagong songs, practice ng craft, alam niyo yan. Kailangan kasi maging productive ka eh, kaysa tapusin may buong araw nang wala kang ginagawa. Mm-hmm. So, speaking of may pinagkakaabalahan, ano po yung naging discovery niyo po sa sarili niyo during lockdown? I started a business din. Yeah. So, nag-explore ako ng mga bagong bagay na pwedeng gawin. Syempre din, walang gig, alam niyo yun. Bukod sa pagiging pag-practice ko ng craft, guitar, and singing, I started a business. Yeah. Oh, business. Paano ka naman nag-a-adjust sa new normal? Ah? Hindi ka ba na-apektuhan masyado, physically, mentally, alam mo na? Dahil sa lockdown. Nakakapanibago din kasi siba, diba, lahat talaga tumigil eh. Like yung parents ko din, lahat as in lahat apektado, lahat ng workers, artists, lalo sa industry, sa entertainment industry natin, di ba? Sobrang nakakapanibago, pero kailangan natin mag-adapt, mag-adjust dun sa nangyayari at gawin natin productive every day natin. So, yeah. Tama naman yun. Pero ito, Tayonella, kwentuhan mo naman kami about your musical background. Anong age ka ba nag-start dyan sa talent mo na yan? Nag-start o kumanta when I was like 4 years old. Numakanta na ako sa mga hotels. And then, nung una hindi ko talaga alam na singer ako. Kasi, I like playing drums before. Tapos, sabi nila, Dad, nakanta ka nga dito. And then, I tried it. Tapos, naging gusto ko siya. Hanggang ngayon, eto na ako. Nagsimula ako sa mga church. Kumanta ako sa churches before. And then, yeah. Ang galing. Ang bata pa niya, no? Nag-start siya. Ayun, Nico, no? Hindi pa natin masasabi. Baka singer pala tayong dalawa. Hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. 27, pwede siya biglang lumabas. Yung parang late bloomer, gano'n. Oo. O, diba? Hindi natin alam, eh. Yung pag-ito. Iwala lang, ano? Pero ito, sino naman yung mga musical influences mo? Ay, madami. Like, Bruno Mars, Michael Jackson, Queen, and underrated siya pero Torrin Wells. Super. Ooh. Ang tataas ng mga boses nung mga yun, ha? Tinakantaw ba yung mga kanta nun? Sobrang, ayun, yun yung genre ko. Like, genre niya. How about local artists naman? Local artists, sobrang dami din. Like, Ben and Ben, Kalalili, One Click Straight. Yeah, sobrang dami nating magagaling na musician. Oo. Totoo naman. So, ano, bukod pala sa 'yon, sa mga influences mo ay ano ba ang tawag sa music mo, which is electroacoustic? Ano ba ang ibig sabihin ng electroacoustic? Actually, yung electroacoustic, ano lang 'yun eh. Ginawa namin, nag-invent kami ng bagong genre. Kasi gusto ko, sabi ko, wait lang, parang gusto kong gawin yung tunog ko na different from others. Gusto ko maging unusual. Try natin, why not gawin natin yung acoustic? Kasi diba acoustic more on mellow, mababagal na songs, chill. Mm-hmm. Why not paghaluin natin yung pop rock, electronic rock, and acoustic? What will... Kaya nag-isip yung idea na yan? Paano pinagmitingan nyo? Ganon? O bigla na lang ba? Before kasi bro, meron akong band, meron akong Christian band before, and then yun yung genre namin, electroacoustic. And then sabi ko, nag-solo ako ng career, nagkaroon ako ng career. Apply ko dito, try kong gawin dito. And then nag-work naman siya dahil sa maraming nakasuporta na friends and family din. Yay. Pwede pala yun, oh, mag-iimbento ka ng sarili mong tunog, sarili mong plan. Yeah. Ano kung tawagin, di ba? Electric chair. Ang electric chair. Iba yun, Nico. So, siyempre, bukod sa pagiging singer, ikaw rin pala ang sumusulat ng mga kanta. Pero ano mas ini-enjoy mo, yung pagkanta o yung pag-compose? Na-enjoy ko both eh. Kasi minsan, pag gumagawa ako ng song din, hindi ko siya tinatapos ng itong araw, ito gagawin ko siya ngayon. Whenever I feel, kasi minsan sobrang bigat. Yung first 5 songs ko,
nagawa ko siya, nasa suicidal state ako. Tapos doon ko binuhos lahat ng gusto kong gawin. Yeah. Especially Tears. Yung Tears yung first single ko. That's my open book. Like, yun yung diary ko talaga sa nangyari sa buhay ko. Pero so, parang... tanong ko lang, nakatulong ba na binuksan mo yung buhay mo sa kanta? Para so, para sa'yo ha, tingin mo. Sobrang nakatulong. Kasi minsan kailangan nating kailangan lang natin ng makikinig, diba? Minsan hindi naman natin kailangan ng advice na ito gawin mo, ito gawin mo. Kasi minsan alam naman natin yung gagawin, pero minsan kailangan talaga natin ng makikinig. And pero then Kimin, ano? And then mahirap. Na-convert ko siya sa song. Mas maraming nakikinig sa akin. So feeling ko ang daming nakagabay, ang daming nakasuporta sa akin. So I can wake up na malakas ulit. Sobrang nakatulong. Yeah. Grabe, no? Minsan talaga sa song dun mo makikilala yung isang tao, yung composer, kasi 'di ba madalas nga sa personal experience nila kinukuha or hinuhugot. Pero ito naman, Dianella, kwentuhan mo naman kami about dun sa song na kinanta mo kanina entitled Stay the Night. Stay the Night. It's all about minsan pag yung tao, kasi 'di ba pagpaalis na yung isang bagay, bagay, relasyon, tao, minsan gahanap ka ng ano pa ba yung pwede kong magawa? Siguro itong one last night, itong last chance na to, baka after this magbago isip mo. Parang parang siguro sa gabi na to, babalik lahat ng pinagsamahan natin. Sana ma-realize mo na maraming mawawala. Ayun. It's tas ginawa ko yung effect ng boses ko to, like phone call, kung mapapansin niyo dun sa ano. Nag-record kami sa content, it's like phone. Phone yung gamit namin, vocals. Para magmukha siyang kausap ko yung girl doon sa phone. Wow. Kasi Yes. So itong kanta na to, ano ba to? Personal experience mo ba to? Kaya mo nasulat tong kantan to? Dalawa kami nagsulat ng song eh. I have a friend from New Jersey, fellow artist. It's EJ Floor. Tinulungan, nagtulong kami sa lyrics din. And then kasi meron kaming mutual na nangyari sa relationship din na ganun eh. Na ito last phone call, ito yung convert natin yung nangyari sa atin, yung sitwasyon, gawin natin kanta, ito yung nangyari, last phone call. And gawin natin huling tawag, no? Parang magandang title yun. Huling tawag. Huling tawag. Parang sakit. Oo, grabe yan. Huling usap yun. Diba? Diba? Yes, pero grabe, ito. Check it out. Pero ito, bukod sa Stay the Night, ay may bago ka raw single na pinopromote, ang title ay Agaw. So, ano naman ang kwento nitong Agaw na to? Agaw, little trivia about Agaw. Etong song na to, yung manager ko yung sumulat sa Agaw, dun sa Agaw. And then, little trivia, yung sumulat ng Magbalik, if you know Magbalik, Pansamantala, X... by Kala Lily, Magbalik Pansamantala, yun yung last part ng mga songs na yun. Kasi yung Magbalik Pansamantala yun, ex-connected yun lahat eh. And ito yung last part yung Agaw. Oh, ang galing! Ang galing, no? Kone-konektado. So, ayun guys, hindi na natin papatagalin pa to sing Agaw. Let's give it up for Dianella! Bye! Showtime Onliners, napakinggan na natin ang kanyang single na Agaw. Ayan, Dianella, saang platforms mo ito mapapakinggan? Sa lahat na music platform, digital music platforms, Spotify, iTunes, YouTube Music, everything. Ayan guys, pakinggan niyo siya. Alright, naku, papakinggan natin yan. Pero ito, Dianella, i-invite mo rin if you have online shows, online events, and of course your social media, where can we follow you? Yes, please do follow and like my page, Dianella Music, on Facebook. Please, Twitter, it's Tim Dianella. Instagram, it's Dianella Music. And also on TikTok, it's Dianella Music. At ayun, maraming salamat. Hope you enjoy it. At special press, Sony family, salamat. Maraming salamat. Yes, baka may pahabol ka pang shoutout. Mga thank you. Studio nyo. Ayun. Thank you rin. Thank you sa Team Dianella for supporting me. Thank you sa family ko. Hey Maisie, thank you so much. Thank you rin sa Oasis Studios and everything. Sa friends, salamat, maraming salamat. At Showtime, thank you guys, maraming salamat. It's a pleasure to meet you guys. Sobra. Yay! Thank you so much. Thank you so much, Dianella. Bye-bye. Bye.
Again, guys, ayan. To sing the version of Pagsubok, let's give it up for Ictus. Showtime Onliners, let's all welcome Ictus members Andre and CJ Panaligan. Hello, guys! Good morning po! Morning. Morning po! Magkapatid pala silang dalawa, kaya pala... Yes, magkapatid sila. Ito, sige, kwentuhan muna tayo. Ano ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayong quarantine? Ako, kasi before pa mag-quarantine, I have a business, cakes and pastries. So, good thing for me, nung nag-quarantine, lalong lumakas yung mga bakers ngayon, no? So, tuloy-tuloy naman yung business natin. Kaya, okay naman ngayong quarantine. So, ako naman busy pag-deliver ng cakes niya. Ay, oh, bongga. Pero sa dami ng, ano, sa dami ng nagbe-business ngayon ng mga pastries, yung mga sweet treats, di ba? Ang laki na rin ng kompetensya, ang dami na rin ng kompetensya, di ba? Ang dami ngayon naglabasan ng mga home bakers. So, medyo nanibago din ako sa part na yun kasi dumami yung kalaban eh. Pero good thing nga kasi before pa mag-quarantine, medyo kilala na dito sa place namin yung business. Kaya meron akong mga faithful customers. And kumbaga pag nakita nila yung page na maganda yung mga reviews, may tiwala agad yung tao. May impact din talaga pag maganda yung social media mo. Kasi tindahan mo yun eh. True. Correct. Parang lalo ngayon, ang hirap magtiwala pag online, di ba? Kaya nagiging basis ng tao para, ito mukhang okay to. So, tatry nila. Yes, correct. Pero yun nga yung pinagkakaabalahan nyo sa quarantine. Ano naman yung mga bago nyong discovery dahil naka-lockdown tayo? Bagong discovery? Ako na-discover ko na sobrang boring pala talaga pag nasa bahay ka lang. Pag yung wala ka nang ginagawa kundi bahay lang. Minsan kapag pagod ka na sa trabaho, gusto mo pahinga. Nakakapagod din pala yung sobrang pahinga. Kasi ako yung taong mahilig gumala. So, parang kontento ko na sa bahay lang. Minsan madalas nakakulong lang ako sa kwarto. Pero akala ko hindi ako masyadong maapektuhan ng lockdown sa bahay lang. Pero pag matagal na puro gano'n, nakakalungkot din talaga. Tsaka nakakamiss lumabas. And especially yung interaction mo with other people. Yes. So, ayun, speaking of nami-miss yung sa labas, ano po yung nami-miss nyong gawin? Ako si Kuya Andre, may nami-miss talaga. Ako kasi actually meron akong YouTube channel na travel vlog. Nagmo-motovlog. Motovlog ako. Kunwari, nagpupunta ako sa Gada, Baguio na nakamotor lang, ganyan. Tapos nagvo-vlog ako habang nakamotor. So, sobrang na-miss ko yon kasi hindi ko pwedeng gawin ngayon dahil maraming checkpoints. So, di ba, mga essentials lang yung kailangan. So, hindi ko siya magawa. Sobrang nami-miss ko na yung pag-moto-vlogging ko. May grupo po? Ay, pag-moto-motor o kayo lang po? Mag-isa? Ako lang. Minsan dalawa lang kami or tatlo, ganun. Pero may grupo ako. Pero pag yung gala ng malayuan, mahirap magsama ng marami. Maganda dalawa lang or tatlo lang kayo. Pero CJ alam mo, naman. Ayun, si CJ. Sa akin, ang na-miss ko talaga ng sobra... Kasi nung hindi pa nagla-lockdown, halos araw-araw akong maalis ng bahay kasi nagpupunta ng church and meron ding school malapit dun sa church na tinuturuan namin. So sobrang na-miss ko talaga yung ganung gawain kasi... Yung normal na buhay. Oo, yung normal na buhay pa na ano. Bawal kasi diba yung interactions. Tapos ito nga, magsa-start na ulit yung class pero online. So nami-miss ko na yung mga students na tinuturuan namin. Bawal pa kasi eh. Bawal pa ngayon pumunta. So, yun, sobrang na-miss ko talaga. Wala kayo? Not as a teacher talaga. Pero, meron kasing tinatawag na ano eh. Ang tawag doon? I forgot the term. Pero, kumbaga, binigyan kami ng school ng time, 30 minutes every Friday para magturo ng values doon sa mga bata. Parang special session lang siya kasi... Yung school na yon nagkaroon ng maraming problema like merong nagpapakamatay na estudyante, yung mga ganong nangyayari. So parang kumanap sila ng mga may invite na parang magtuturo sa kanila na mag-encourage doon sa mga bata na gano'n. So yun. Magkasama kami ni Kuya Andre, magkahiwalay ng room na nagtuturo kami sa mga bata.
Ano, vision niyo po talaga? Wow. May gagawin yan sa mga bata? Oo, advocacy, ganyan. Well, kasi parang at the same time, nagagamit din as a musician, as an artist, nagagamit din namin yung influence namin. Kasi parang yung mga bata, they look up on us. So, syempre pag nagsalita ka sa kanila, makikinig sila eh. So, parang ginagamit namin yung influence niya sa mabuting paraan. Dapat ganun. Yes, at saka yung tanong mo na kung gusto ba talaga namin yun. Well, of course, gusto talaga namin mag-spread ng faith, ng hope, and ng love. So, yung actually, ginagawa namin yun, volunteers lang kami. So, wala kaming tinatanggap na kahit ano. Nililibre pa namin yung mga bata. Pero sobrang masaya kami na sa ginagawa. Tulong talaga. Wow, galing. Yes. Nakakahanga naman yung mga ganyan, di ba? Pero kayo po, syempre, paano kayo nag-a-adjust sa new normal as a musician po? Sobrang mahirap. Kasi, alam mo yun, pagka may mga gigs, minsan bar gigs, di ba? Minsan mga 20 tao lang yan, 30 tao. Minsan pag nag-Facebook Live ka, hundreds. Pero iba yung kahit may 10 lang na nanonood sa'yo, pero ramdam mo na nandyan sila sa harapan mo, kita mo yung reaction nila, kita mo yung expression nila. Kasi sanay kami, pag natugtog kami, may mga umiiyak, yung mga ganung bagay ba. So, hindi mo kita kapag, hindi mo kita kapag yung Facebook like na. Parang, emojis lang nakikita natin. Oh. Art heart. Hindi natin alam kung totoo bang yun ang nararamdaman nila, di ba? Tsaka iba rin talaga yung yung kumbaga yung full band talaga, yung setup ng mga ng sound system na damang-dama mo yung music compared kapag ganitong online. Sobrang nakaka-miss talaga yung yung performances on live stage. Show. Yes. Mm-hmm. Pero ito sa mga Showtime Onliners natin na nanonood, baka akala niyo duo lang yung Ictus. 'Di ba may iba pang members like sina Andrew Panaligan at Augusto Mendoza, pero yun nga unfortunately wala sila ngayon dito, hindi sila makaka-join. Ito, I have a question for Andre. Paano ba or kwentuhan mo kami paano ba nagsimula ang banda? Paano nabuo? Nag-start tong banda namin nung high school. Nagsimula kami ng mga, alam mo yung mga Battle of the Bands lang, pasali-sali lang ng ganyan sa UP Fair. Tapos hanggang sa kakasali namin, ang pinakaunang break na natanggap namin is sobrang thankful kami sa ABS kasi sa Battle of the Bands ng isang network, ng isang mobile network at doon siya ginanap sa ASAP. Mm-hmm. Tapos sa Grace ng God, kami yung nag-champion nung time na yun. Kami yung nanalo. Mm-hmm. Teenagers pa kami. Pag ganyan yung Battle of the Bands, kailangan original song nyo yung ginagamit? Kami, simula nung nagsimula kami na laging original songs, nag-original songs na kami kasi gusto namin talaga mag-share ng original songs namin nun eh. So, halo, may cover songs and at the same time, yung original songs naman. Mm-hmm. Uy, pero balita namin, tatlo daw sa members ninyo ay magkakapatid talaga. Diba? Ano bang advantage? May advantage, disadvantages ba na parang magkakapatid kayo sa isang grupo? Actually, yung Andrew Panaligan, kakambal ko yun. Kambal twins kami. Yeah, Andrew. Tapos yung punso namin. Ang galing! So, ang major advantage ng magkakapatid, kasi di ba alam natin may mga banda na nadidisband, na hindi nagkasundo, or yung away, ganyan. So kami, meron din naman kaming tampuhan, ganyan. Pero ang advantage niya, kasi pag magkakapatid nag-away, at the end of the day, magkakapatid pa rin kayo eh. So hindi kayo mag-iwahiwalay. So I think, through all those years na nandyan kami, yung advantage yung pagiging magkakapatid namin na hindi kami na didisband kahit magkaroon ng mga tampuhan. Yes, true. There's more advantage kapag merong magkakapatid kayo, kasi kumaga kilala namin yung isa't isa eh. So malaking bagay din yun when you play together, including syempre kailangan yung attitude, di ba, nagkakasakayan din kayo ng attitude, so kilala namin yung isa't isa, madaling it's easy to get along with each other. Pero gano'n na ba katagal yung yung banda nyo na Ictus? Nag-start to nung high school, mga pa lang kami na si CJ, I think 14 pa lang siya, 14 years old pa lang siya nun. Ano yun, 2006 pa yun. Tagal na. Start 2004. Nag-join ako 2005. Tapos yung nanalo kami ng national competition. 2006. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy, medyo naglaylo kasi syempre mga bata pa, may mga priorities pa na ibang ginagawa. Hanggang recently, nakapag-sign na kami ng recording contract with a major label. So yun, dire-diretso na siya up to now.
Mm-hmm. Ang dami na palang pinagdaanan ng banda nyo, eh, no? Pero ito, oh, pero ito kay CJ naman may tanong ako. Saan ba nanggaling yung pangalan na Ictus? So kwentuhan niyo naman. So kami. Maraming ang naku-curious diyan sa name namin. So, to give you an idea, ito yung itsura ng logo Ictus. Logo niya, ayan, 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 ayan. Flex ko lang. Ayan, flex ko. Alam ko yung pangalan, bicep. 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 Bicep lang yun. Gila nun eh, oh. Oo. Oh, oh. Sinadya niya talaga doon para ano pag pinakita. Ipe-flex eh, no? Yung talo, itsurang fish siya, di ba? So, it's actually a Greek word. Ang literal meaning niya ay fish. Pero ang original spelling ng Ictus is not I-K-T-U-S, kundi I-C-H-T-H-U-S. Kasi nga, Greek word siya. Ang deeper meaning niya is Jesus, Son of God, Savior. So, it's a symbol of Christianity during the early times. Tapos pinalitan lang namin yung spelling niya to make it more Pinoy. Tsaka ang dami kasing nahihirapang magbasa kung ano-ano yung nababasa nila, nagiging pronunciation. So, para solid na, IKT. Parang secret symbol siya ng mga Christians dati kasi pinapersecute sila. I remember nung nasa ASAP kami sa backstage, lumapit sa amin si Sir Gary V. Kasi siya ba, ano siya, Christian siya. So, sabi niya, are you guys Christian? Gawa daw nung name namin. Sabi namin, yes po. So, yun, parang nalaman niya dahil doon sa... Ayo, may malalim na meaning naman ito, 'di ba? Mm-mm. And for Sir Andre naman, sino po ba yung ano po, yung musical influences ninyo? Sa OPM, nandiyan syempre si Rico Blanco, ang Eraserheads, Sugar Free, sa mga song, sa songwriting kasi ako yung taga-sulat ng kanta do sa banda. So sila yung mga influence ko sa songwriting, malaki yung influence nila sa akin. Sa mga sa foreign naman nandiyan yung Paramore, Switchfoot, and ibang mga alternative bands. Oh, pero, grabe. Pero anong klase pong tugtugan ang ino-offer ng Ictus? Yung genre niyo po? Alternative pop rock kami. Mga hugot songs yung mga kanta. Hugot ako, maraming makaka-relate dyan. Pero eto, for Andre, sabi daw nila, ikaw daw yung mas madalas talaga na sumusulat ng songs ng Ictus. Is it hard na to compose or to write songs, especially na you have your sister as your vocalist and syempre babae pa? Meron bang conflict minsan pagka ganun? Ang pinaka-challenging part dun is yung gagawin ko yung tono na pambabae. So pag ginagawa ko siya, nagtititili ako na parang babae na. Iniiba mo yung ano eh, kasi kailangan habulin mo na agad yung tone. Habulin mo na agad yung ano, yung pitch niya. So, ayun lang yung challenging part doon, yung pag ano lang nung para ibabagay mo sa babae. Pero pag sumusulat po kayo ng kanta, tapos natapos niyo, nire-revise ba yan ng mga kapatid niyo? Kumbaga dumadaan ba sa kanila yan? Actually, ano, ganun ang ginagawa namin. Bawa may nagawa ako. Hindi kasi kami nagsusulat ng magkakasama. Kanya-kanyang sulat. Kunwari ako, may natapos akong song. Kapag tapos ko na siya, minsan parang nahihiya ako iparinig. Feeling ko hindi maganda. Tapos minsan, ayun pa yung magiging magugustuhan ng mga tao na kanta. Pero pag pinarinig ko sa kanila, sabi nila, oh, bakit mo tinago yan? Okay ang kanta na yan. Ah. Ayusin lang natin ng konti. Kumbaga, open naman kami lagi for ano, suggestions lang. Suggestions. Paano pag may mga times na ano, halimbawa, oh, bakit ito parang hindi naman yata masyadong okay or ganyan-ganyan. Oo, oh, sila eh, di ba? Oo, pagka ganun, eh well, sabi nga nila, open naman daw sila for any suggestions. Which is maganda, di ba, para sa isang grupo. Correct. Yes. Pero ito, may tanong pa ako kay CJ. Ano naman ang advantage at disadvantage na bukod sa ikaw lang nag-iisang babae sa grupo? Eh, ayun nga, nabanggit nyo na magkakapatid kayo. So, ano ba, mahirap ba? Kwentuhan nyo naman kami. Sinabi ko kanina, I think there's more advantage than disadvantage. Eh. Kasi, una, walang problema sa akin na ako lang yung nag-iisang babae. Bakit? Kasi, lumaki na ako na ano, na ganun eh, na ako lang yung babae sa magkakapatid. And sobrang nasasakyan ko naman yung mga trip nila kasi hindi naman ako yung babaeng maarte or sabihin mo, one of the boys. In short, mahina. tapos, pagdating naman sa... What's the other question? Ayun lang, yung advantage and disadvantage lang na ikaw lang yung babae sa group. Advantage. Wala akong masabi na disadvantage masyado. Pero... Dagdag ko lang sa advantage,
siguro, syempre kapag ganyan medyo exposed ka sa labas, especially nung mga medyo mas bata-bata pa kami, di ba? Maraming mga magkaka-interest na mga lalaki, pero dahil makita nila, ay, kasama yung, ano, kasama yung mga kuya ang lalaki, tas, ay, labulin, oh. At tas, 11, label nila na, ano, na Twin Towers, di ba? Parang, hindi, agad makakalapit. So, di ba kumbaga, advantage yun? At least safe ka. Advantage nga yun, sabi ko. Advantage kasi, kumbaga, syempre, sino lang maglalakas ng loob lumapit sa'yo, yung seryoso lang, di ba? Kasi, lumapit kung seryoso naman, di ba? Tama. Kung seryoso ka, hindi ka matatakot eh. Yun! Correct! Grabe yun. So, eto po, bakit sa dami ng mga kantang pwedeng gawa ng version ay ang song na Pagsubok ng Oriel Pearl ang napili nyo? Kay, yan. For me, sobrang tuwang-tuwa ako na na-cover namin yung song na yun kasi college pa ako. Actually, before pa ako mag-college, ano na yun, Pagsubok na yan eh. Pero, sobrang nagustuhan ko siya nung college ako kasi more on sa message nung song. And we think na very timely yung message ng song sa kasi nirelease namin to ano eh Independence Day, June 12. So medyo sobrang bigat pa nung dating ng quarantine ng COVID, diba, ng pandemic sa atin. And napakarami talagang mga taong affected. I think kahit yung pinakamayaman na tao, hindi niya masasabing hindi siya naapektuhan ng pandemic eh. Lahat tayo, from the youngest to the oldest, sa lahat ng estado ng buhay, affected talaga ng pandemic na to. So we think na very timely, and we need more songs like this, especially during this time na nakakapag-uplift ng soul, nakakapag-encourage, and nakakapagbigay ng pag-asa. Na pagsubok lang yan, malalagpasan natin. Wow. Kay Sir Andre naman. Ano? Nung una kasi, maglalabas kami ng original song namin. So sabi ko nga nung una, parang medyo hugot-hugot yung songs namin. So parang, kung maglalabas pa kami ng hugot song during itong pandemic, parang baka lalong nakakalungkot. So sakto naman, yung record label namin, sila yung nag-suggest na gawa namin ng ano ng cover to tapos i-release natin. So payag agad kami kasi ano eh ang ganda nung song na to eh, sobrang okay. 'Di ba parang kahit luma na yan hanggang ngayon yung kantang yan is gamit na gamit pa rin. And halos may mga generations na nagdaan alam yan eh, kahit yung mga pabata yung hanggang ngayon alam nila yung kantang yan. And kaya nung sinabing ilabas namin, i-release namin tong kantang to, go agad kami. And sobrang privileged din kami kasi syempre merong part dun sa kanta na yan na binago namin eh, naglagay, hindi naman binago, nagdagdag kami ng spoken poetry. So syempre kailangan ng approval ng original artist, so they were kind enough naman na i-approve yung dinagdag namin. So mas happy kami dun sa naging result ng kanta. Pero ito pinroduce at record yung pala to sa bahay nyo lang, no? Tama? Dito mismo, sa lugar na to. Ito nasa likod namin. Sa bahay? Kwarto ko mismo. Oo, oh! Oh, experience. Studio. Napag dyan sa bahay na ginawa, mas madali ba? Convenient sa inyo? Siguro ang main advantage na is ikaw talaga yung totally may control sa lahat ng gusto mong gawin. Kumbaga, everything you heard dun sa music, lahat idea namin and effort namin. Kung okay yung may katrabaho ka, syempre may mag-guide sa'yo. Mm-hmm. Siguro ang naging advantage lang ito is naging ano kami, na-express namin freely, yeah, kung ano talaga yung gusto namin gawin doon sa song. Mm-hmm. At saka I think one of the advantages also is medyo mas matipid, di ba? Kasi re-rent ka sa labas. Diba? Libre, actually libre. Totoo. Ay, hindi lang yan. Yung room na yan nitong COVID, tama? O matagal na yan? Before lockdown. Matagal na tong yung actually yung kwarto ko kasi ano siya, kwarto dash studio talaga. So matagal na siya ng ano, kaya nung nagkaroon ng eto sa likod ng camera makikita mo nandiyan yung kama ko, nandiyan yung ibang mga gamit. Oh. So nung nagkaroon ng lockdown, naging advantage to kasi 'di ba, yung iba hindi makapag-record dahil bawal ka rin pumunta ng studio eh. True. Since meron kaming ganito, nakapag-release pa rin kami ng kanta. Mm-hmm. Mm-hmm. All right, so Ictus, please do promote your song Pagsubok. Saan ba namin mapapakinggan ito? Go, go, go.
So, thank you so much for having us, and sa lahat po ng mga iktusero, ng mga iktusera, sa lahat ng nanonood, yung kanta namin Pagsubok, it's available on Spotify, on Amazon, on Deezer, and iTunes. So, please download it, pakinggan ninyo, and I hope na makatulong sa inyo sa kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon na magkaroon tayo ng hope and positivity. Yes. Pero baka may mga online events kayo, mga social media, YouTube channel, ipromote nyo na din po. For now, wala pa kaming online event. Pero i-ano namin yung page namin, yung Iktus. Search nyo lang sa Facebook, IKTUS Iktus. Ganun din sa Twitter and sa Instagram. Makikita nyo lahat doon yung mga updates ng kung ano yung next for us. And also, para marinig nyo rin yung mga iba pa namin mga kanta na doon sa page namin. Yun. So, may gusto po kayong pasalamatan or i-shout out ngayon? Siyempre, we call our fans Iktusero and Iktusera. So, salamat sa mga nagpo-follow sa amin. Itiwala sa music namin at sa mga patuloy na sumusuporta. And salamat siyempre sa Showtime family and sa inyo for having us. And nag-enjoy kami na sobra sa interview . Sobrang masaya. Thank you so much. Thank you so much. Galing yung mag-host . Thank you. Ikusera po kayo, no? And siyempre sa family namin, sa mga friends namin, sa mga kasama din namin sa iba pa namin ginagawa, sa mga bossing namin. So, hello sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. Ayan. Thank you very much. Once again, Iktus! Panaligan. Thank you so much po. Thank you. Ayan. Grabe. Naka-one point tayo ngayon, guys. Oo. Oh. Hindi kami kumakanta ni Eric. Hindi mo mag-TikTok na lang tayo, guys. Oo. Oh. Sige. Kayo lang nakakalamang, Ana, tsaka... Ito yung maraming platform. Wow! Liars! At panoorin nyo na ang aming magazine challenge. At ayan na. Hindi mo nakita. Ang kabilis. Oo, diba? Kasi like... Kamusta ang experience nyo sa pag-shoot ng magazine challenge? Alam ko, may mga nahirapan dito Unahin natin si Nico kasi talagang challenge na challenge din siya Ako rin Challenge siya pag emote-emote. Sa mga pag-control-control ba, hindi kasi ako mateki. Kasi doon din sa pagdulas, no? Siyempre, kailangan. Huwag naman, fake na fake, di ba? Kailangan pag nagdulas. Oo, pero hindi naman totohanan kasi biglang magkapasa or di ba? Alas, TikTok mo na yun . Pero sa akin, tinotoo ko yun . Yung pagbagsak ko sa upuan, nasaktan talaga yung ganito ko. Para ramdam ng mga Showtime onliners na nag-e-effort talaga. Method actor pala si... Ginagawa ko talaga. Dahil na rin sa Quaran Sere, nabibit-bit mo na yung asaka. Oo, no? Ganun ba yun? Yung pagbagsak, no? Nag-bounce yung mga legs . Gwaga rin yung legs. Grabe ka! Para sinabi po, ang dami ko ng taba ngayon, ha? Gwaga rin yung legs . Elaine Duran, Elaine ako. Hindi ko nakita siya. Hindi ko nakita. Kwentuhan mo kami. Elaine. Tawag dito, nahirapan din po ako kasi kahit yung generation namin ngayon is parang kumbaga tutok sa TikTok. Ako kasi po, hindi po ako masyadong nagti-TikTok. Lalo na yung mga aura-aura kasi yung usually TikTok ko mga song covers lang. So talagang nahirapan ako kagabi pa lang sinasabi ko na paano kaya ginagawa nila Kuya Eris to. So ayun, sabi ko paano kaya sino makakatulong sa akin. So ayun, wala akong nagawa. Kailangan mo talagang kalikutin yung yung mismong app para lang syempre makapag bigay saya sa mga Showtime onliners sa atin. So, ayun. Magandang experience naman. Pero natututo na kami, Showtime onliners. Ako din Mahirap na ng pahirap yung mga binibigay sa amin. Ibang klase. Natututunan ko na yung mga effects na yan Diba? Wait lang. Ano ba mga edad nyo na? Ba't hindi kayo nakakasunod sa mga millennials? Wow! Pagpapayaman, Eris. Bisa. Eris, may laptop na kami. Full screen na lang.
Ay, dalawa kami ni LA. Bata pa yan, syempre. Ano yan? Oo. Ganun ba yun? At least kami ni Nico full yung screen namin. Kami nagpo-focus sa Bigla na baligtad, no? Ako yung nabully. Ako yung nambubully. Nakagante. Pero Showtime Online, mag-tweet lang kayo, mag-comment mga TikTok suggestion na pwede nyong ipagawa sa amin. Mm-hmm. Pero ito, Elaine at Anna, may ibabalita daw kayo sa amin. Ano ba yan? Yes. Ayun. So, sa mga bumabiyahe dyan na nag-iisip kung may masasakyan ka ba, may libreng sakay ba na malapit? Sa Sharia, madali mong makikita ang transport updates na malapit sa'yo o sa pupuntahan mo. Yes! Lagay mo lang ang area na gusto mong i-check at i-click ang transport tab. Ganun ang kadali. Kaya, i-download na ang Sharia. Ang spelling po niyan ay SHER-YA na para makita ang transport update sa pipiliin mong lugar. Mm-hmm. Para sa mas maraming details tungkol sa Sharia, punta lang sa FB page ng Sharia. That's SHAREA. Ayan. Iyon, no? Sharia. Pero Sharia. Ito, meron pa tayong 4 minutes. Magbasa muna tayo ng mga comments. Go. Ang ating official hashtag for today ay hashtag... Chugug. Mas chugug. Yes. Mm-hmm. Ayan. Meron na ba tayo dyang mga comments? Ito, sabi ni Margie Bautista, God bless you always, forever, kapamilya. Tapos picture natin, no? Nanonood siya. Ay, bongga. Thank you so much. Ito naman, and may an amazing squad. Ayan, Showtime Onliners, join us sa Chugug na Kwentuhan at Kulitan kasama si Mika sa Lamangka ngayong Sabado sa Showtime Online U. Yes. Oh, ito po, sabi naman ni Delia Razon from YouTube. Kapamilya forever, I love Showtime family. Maraming salamat, Delia. Restin Alarde, happy feel ng aming family, laban lang kapamilya. Gora lang sa lap trip. We're enjoying watching your channel here from Kamsur. Wow, thank you so much. Oh, ito, sabi naman ni Gilbert John Malikdem, happy weekend mga ka-Showtime Onliners. 90 days na lang Pasko na. Ang bilis talaga ng panahon. May pandemya man, hindi makakahadlang sa ipag diwang ang Kapaskuhan at healthy ang pamilya. 90 days na lang pala. Piruin mo yun? May Christmas tree na kami. Ay! Kaya nga yung Kaya nga sa mga nagpa-budget dyan kasi tumingin kami, may kamahalan kasi pag nakasetup na. Pero kung bibili mano-mano, malaki yung matitipid ko. So mano-mano na lang dapat ang pagbili. May effort talaga na kayo yung magtatayo, maglalagay ng bolt. Ikaw pa bahala kung anong design ang gusto mo. Anong theme? Di ba may mga ganun pang theme? Mm-hmm. Bonding moments pati ng mga pamilya, di ba? Sabay-sabay kayong... Totoo. Mag- alam mo ba, nung mas bata-bata pa ako, I mean, bata pa naman ako ngayon, pero... pero nung mas maliit pa ako, excited ako lagi yung ikakabit ko yung star sa pinakataas, di ba? Nakakatuwa. Saka, excited din buksan yung mga gifts sa baba tapos wala naman laman. Wala naman. For design lang pala. Uso na talaga fake gifts dati pa mga gifts na naman. Pero dahil na nga malapit ang Pasko, tuloy natin mamaya yung kwentuhan, pero abangan muna natin ang mangyayari sa Showtime. Magbabalik kami dito sa Showtime Online. At nagbabalik ang Showtime Online. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-tweet, pag-comment, pag-react using our official hashtag for today, hashtag Showtime Mas Chugug. At syempre, umpisa na natin isa sa mga favorite ng ating Showtime Onliners, ang TikTok Kerry! Yay! Eto na! With 1.1 million followers and 4.8 million likes on TikTok, please welcome Mika Salamangka! Hi! Hello, Mika! Hello. Bati po muna kayo sa ating Showtime Onliners, Miss Mika! Hi, hello po! Hi po, Showtime Onliners!
Yes. Oo. Dito ka na sa Amerika ata. Amerika ba? Tama? Yes po. Saan ka sa Amerika? Nasa Birmingham, Alabama po. Oh, malapit sa amin sa project. Ano? Malapit ko ba ka, pare? Ay, ko ba? Project. Yung totoo. Ay, pero ito, kwento naman tayo, Mika, ha? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo during quarantine? Well, of course, yung TikTok. Bukod sa pag-TikTok. Bukod sa pag-TikTok po, nag-work po ako sa school kasi po dito po, naka-open po yung mga school po dito. So, nag-work po ako sa school. Wow. And meron po online work class na tinutunan. Oh, teacher! You're... No, no. Hindi din po ako teacher, parang nasa cafeteria po ako ng school. And then at the same time, nag-online class din po ako. Hmm, sipag! So, ano ba ang bagong discovery tungkol sa sarili? Itong nangyaring pandemic, ano bang... Ngayon siguro, yung discovery ko siguro is, mahilig pala ako sa cat. Kasi dati, naalala ko takot ako sa mga pusa. Pero dahil nag-adopt yung ate ko ng cat, na-realize ko na wow, mahilig pala ako sa mga pusa. Pero matanong ko lang, ba't straight ka mag-Tagalog? Eh, nasa ibang bansa ka. So, paano ka? Pinoy si ka ba talaga? Si Eris talaga, naku-curious talaga sa mga ganyan. Pagka-English eh. Ano ba? Kasi yung parents ko po, hindi po kami sinanay na parang kausapin ng English pag nasa loob ng bahay. Tsaka hindi naman po ako sobrang bata nung lumipat kami ng US. Paano ka na ba katagal dyan, Mika? Mika, oh. Na mga 4 years pa lang naman po ako nandito. So, hindi pa po ganun katagal. Pero for good ka na ba dyan? Or ano lang? Study lang? Ano bang? For good na po. Oh. Yes, pero ito, Mika, ano naman yung mga pinaka namimiss mong gawin dahil naka-lockdown tayo ngayon, hindi makalabas? Yung mga ano siguro, yung mga bigla ang lakad with friends, mga ganyan, tsaka yung mga street foods. Uy, ah, sarap doon. Ayun po. Yung mga hot dog. Ha? Diba? Hot dog, kwek-kwek, mga ganun. Kwek-kwek talaga, ako favorite. Oh. Ay, ayan po, kwentuhan niyo naman po kami about your personal background, kung ano po or sino. Sino ba talaga si Miss Mika Salamanca? So, yun po. Before po ako pumasok sa TikTok and pagva-vlog, normal lang po ako. Parang normal lang po ako tao na nag-aaral. Lumipat po kami dito sa US and pinasok ko po yung vlogging kasi wala talaga akong magawa and gusto kong masama yung mga friends ko dito sa US kasi nga syempre hindi ko sila masama. So, nakaisip ako ng way para kahit saan ako pumunta, parang kasama ko sila. So, nag-vlog po ako, nag-start po ako mag-vlog. Wow! Kailan to? Kailan ka, mga anong year ka nag-start ng vlogging, ano mo, career? Nag-start po ako mag-vlog, 2017. Pero like, nagkaroon po ako na, pero isang taon din po ata ako nag-vlog na nanonood lang sa akin yung pamilya ko, yung mga friends ko, ganyan. So, yun. Parang anong video mo yung talagang kasi ng break sa pag-vlog? 2018 po kasi. Meron ako parang, kung nakakatawa nga kung isipin kasi yung hindi ko pa pinag-isipan na video, yun pa yung parang nag-boom. Kasi kumakanta po ako ng parang A Million Dreams and then nag-inhale po ako ng helium. Tapos parang natuwa po yung mga tao doon. So, andami po nag-share sa Facebook. Hindi mo talaga minsan masabi no kung ano yung magbo-viral eh, di ba? So, continue lang talaga ng paggawa ng content. Pero ito yung pang content. Saka kumukuha ng mga idea ng mga ginagawa mo sa TikTok tsaka sa YouTube? May tumutulong sa mag-isip o ikaw lang? Yes po. Minsan po yung mga kaibigan ko po. Minsan kung ano po yung trend. Minsan po yung family ko din po. Pero mostly po kasi parang traveling po yung vlogs. Tsaka lifestyle parang. Yes. Pero ito Mika, syempre kapag nagbo-boom yung mga ginagawa nating YouTube, may mga bashers eh. So paano mo ina-handle yung mga ganong bagay? Depende po sa pagbabash nila. Kasi minsan po, meron po tayong tinatawag na constructive criticism. So minsan, ini-evaluate ko din po yung mga sinasabi nila. Kung wala naman pong matutulong sa akin and sa tingin ko, pure hatred lang, hindi ko na po papansinin kasi ayoko po sila magbigyan ng satisfaction sa pagpansin sa kanila. Alam niyo yun?
Totoo, mas ginaganahan yes, so, silang mang bash, no? Pagka sinasagot nila talaga eh. Correct. Diba, Nico? Reaction, criticize. Ano reaction, criticize? Ayoy! So, Miss Mika, ano po yung mas na-enjoy niyong gawin? Ang pag-TikTok or ang pag-YouTube? Lately po, mas madalas ko pong gawin yung pag-TikTok and nauubos po yung oras ko kaka-scroll sa TikTok. Pero sa ginagawa po, mas gusto ko po ginagawa yung pag-vlog kasi mas parang napapakita ko po yung sarili ko sa pag-vlog. Pero totoo, ano, nakabana sa Amerika ang TikTok? Hindi. Oo nga, yung babalitaan namin. Sabi nila, pero nakakapag-TikTok pa rin naman po ako and marami pa po nakapag-TikTok. Mm-hmm. Mm-hmm. Ako, maraming malulungkot pag nabanihan dyan, di ba? For sure. Oh, okay. Pero ito, Mika, ano ba yung top 3 videos or vlogs na nagawa mo na yung pinaka-favorite mo? Pinaka-favorite ko siguro is isa yung nagpunta kami sa New York. Kasi favorite city ko po yung New York. Wow. And then, kalawa is yung first time ko sa snow. Oh. Kasi minsan lang po snow dito sa lugar namin. And katlo is nung nasa Palawan ako. Sa Palawan. Wow. Wow, talagang travel, no? At for sure, nakaka-miss talagang mag-travel ngayon. Oh. Yes. Mm-hmm. Ano ba ang talagang dream mong mapuntahan? I-travel vlog. Yung pinaka. Japan. Kasi mahilig po ako sa anime. So, nakapunta ng Japan ba? Di ba po ako nakakapunta ng Japan? Oh, nakatawid ka agad ng Amerika, no? Kalapit na ako ng Japan. Hindi mo nadaanan. Uber ka na muna. Mm-hmm. Kuha ka ng passport agad ng US agad. Pero mamaya, makakakwentuhan pa natin si Mika Salamanga. Kaya naman tutok muna tayo sa Showtime. At magbabalik kami dito lamang sa Showtime. Showtime Online News. At nagbabalik ang Showtime Online Yes, tuloy-tuloy pa rin po pag-tweet, pag-comment, pag-react using our official hashtag for today, hashtag Showtime Mastugo. Mm-hmm. Yes, nandito pa rin si Mika Salamanga at ituloy natin yung kwentuhan, Elaine. Mm-hmm. Ayun. So, Miss Mika, paano po nabago ng social media ang buhay ng isang Mika Salamanga? Nabago niya po siguro sa way na ang dami ko pong mga nakilalang mga bagong tao na hindi ko po inaasahan na magiging sobrang laking part ng life ko ngayon. Okay. Yeah. Oh. Pero Mika, sino naman yung mga iniidolo mong social media personalities on YouTube at TikTok? Ano po, si Kong TV po since day one po. Mm-hmm. Sobrang idol na idol ko po siya. Na Donald Bartolome, siya po mga yan. Mm-hmm. Yes. Pero ikaw, sino ba ang gusto mong makakolab sa YouTube o sa TikTok? Si Kong TV po talaga. Oo, makulit kasi si Kong eh, no? TV pa yaman. Totoo. Mm-hmm. Pero ito, ano naman yung mga tips or mga advice na pwede mong mabigay sa mga Showtime Onliners natin na aspiring din, di ba, na maging social media personality katulad mo? Ano po, mag-focus po sa goal and mag-build po ng foundation kung bakit ka papasok sa pagiging social media influencer or content creator. Kasi once na, kasi marami kasing struggle din, hindi din ganun kadali yung pagiging social media influencer and content creator. So dapat talaga alam mo yung foundation mo para if ever na may ibabato sa'yo, alam mo na meron ka pa rin foundation na tinutuntungan. Okay. So ayun po, baka may gusto po kayong i-promote sa inyong social media account. Saan po namin kayo makikita? Sa Instagram po and Twitter, Mika Salamanga po. And sa YouTube po, Mika Salamanga po. And sa TikTok naman po, Mika Salamanga Music po. Yes. Man. Pero baka, Mika, may mga pahabol na shoutout ka at mga gustong pasalamatan po. Shoutout mo na ngayon. Shoutout po sa Mechanism, sa Team Nautang, sa Team Unowers. And yun lang po. Yun lang. Tsaka sa family ko. Hello!
Pero matanong ko lang, paano pala pag nag-upload ka pala ng mga vlog mo? Once a week ba? O ano ka? Almost every week? Oo, twice a week. Ano bang schedule niyan? Ngayon po, twice a week na po ako mag-upload. Kasi nagpahinga po ako sa pag-upload po sa YouTube. Kakabalik ko lang din po this week. So, yun po. Nag-upload po ako. Wow, grabe yes. Yun na, twice a week. Diba? Twice a week. Medyo mahirap yun ha. Kasi ikaw din ba mismo nag-e-edit ng mga content mo, mga videos? Wow. Pero ano, paano yung pag-upload mo pala ng oras? Kino-consider mo ba ang ano oras ng Pilipinas? Kasi di ba may mga ganyan, ilan yung maraming nanonood ng ganong oras? Saan ka bumabase? Sa ano pa rin po, sa time po sa Pilipinas. Nag-i-schedule po ako minsan na uploading. Yes, pero ito Mika, may tanong naman ako sa'yo. Additional question lang to, wala na sa script. Kung magko-collab kayo ni Kong, so anong content yung naiisip mo na gawin yung dalawa? Ay, pinag-iisip ako po kasi mahirap kasi makipag-collab lalo na po pag ano, hindi mo ka-close. So, siguro direct ang collab muna. Baka syempre may pagkaibigan. Actually, no, kailangan yung gagawin yung ano is, di ba, of course, dapat fun, tapos medyo makuha ulit. Parang ang hirap na medyo ilang-ilang ka pa dun sa collab mo, di ba? Especially pag idol. Nag-meet ka ba kayo ni Kong sa personal? Hindi pa po. Hindi pa po. Uy, baka nanonood ngayon si Kong, ha? Grabe siya! Okay, so, ito na ang surprise card. Showtime Onliner, please welcome Kong! Kong TV! Madami na tayong napaprank dito, ano? He's a prank! Pero hindi sabi ni Mika for good the doc siya sa Amerika, no? Ay, oo nga. Paano nga pala kayo magko-collab? Collab. Kagano? Umuwi po ako. Once a year po, umuwi po talaga ako ng Philippines po. And baka doon na din po ako mag-aral next year. So, pero kailangan ko umuwi dito eh. Okay, pabalik pa. Oh, possible sila mag-collab. Pwede, pwede yes. Na. Ang ating mga showtime. Pwede na ba ako? Apanan natin yan, di ba? Kinabahan siya, akala niya nandiyan talaga, ano? Magic! Nakakaloka! Ano ba talaga ang ano mo, surname? Salamanca? O ano mo lang? Salamanca. Oh, nahirapan kasi si Eris eh, kung ano daw bigkas dyan eh. Mahila kasi ako sa mga pagbabasa at mga... hindi, kung babasahin mo, Salamanca. Salamanca eh, oh. So tama ako, mali yung nag-invento ng apelido mo. Salamander. Salamander. Iniba nyo na guys. Nakoconfuse na si Mita. Ayan. Yeah. Uy, baka may ano ah, may mga comments tayo ng mga Showtime Onliners natin. Once again, don't forget out. Don't forget? Don't forget to use our official hashtag for today. Hashtag Showtime Mas Chubog. Ayan. Oo, mag-tweet kayo, mag-react. Oo, pero siyempre sa'yo, thank you so much sa Mika Salamanca sa pag-guest dito sa amin sa TikTok for the day. Thank you din po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat at good night na dyan sa inyo, Mika, dahil nga magkaiba ang ating oras. Pero marami pang kaganapan dito sa Showtime Online U, kaya naman magbabalik kami. At nagbabalik ang Showtime Online U! Yes, mga Showtime Onliners! Huwag nyo pa rin kalimutan mag-tweet, react, comment, gamitin lang ang hashtag natin for today na hashtag Showtime Mas Chugug! Ngayon pala ay sineselebrate ang National Family Day. So, bentuan naman tayo. Yes, okay. Sige nga, i-describe nyo nga yung inyong family o yung pamilyang meron kayo. Sige, kanina tayo magsisimula. Elaine. Sige, Elaine. Sige ako. Yung family ko naman, hindi naman kami masyadong marami, hindi din kami masyadong konti. Kasi parang nasa balance lang kasi apat kami magkakapatid, dalawang babae, dalawang lalaki. So, dalawa yung kuya ko, tapos ako yung panganay na babae, tapos may kapatid ako. So, masaya naman kami, tapos tawag dito.
siguro as a family, lumaki kami na family oriented, yung parang kumbaga hindi kami gimikero. Yung kuya ko lang yung medyo gumigimik, pero kami talagang mas maba, kumbaga mas ano kami nakakapag tawag dito nakakapagbanda ko masyado sa family ko kaysa sa kaibigan ko. So feeling ko yun yung ma-i-describe ko sa family ko. Yun. Napakatapang ng ating kapatid. Salamat sa pag-share. Ako naman, kung i-describe ko yung pamilya ko, siguro para lang kaming mga magtotropa. Ayan. Kasi yung ano tawag doon, kami yun, parang ako lang eh. Ako lang yung hindi marunong magpo at opo. Pero wag niyong gagayahin yung mga bata ah. Pero ramdam ng nanay at tatay ko na mahal ko sila. So hindi kami yung I love you nai, I love you tay, ingat ka palagi. Hindi kami ganun. Pinaparamdam namin, pero basta ganun ang hirap i-explain. Okay. Ako naman po, ikaw naman, Nico. I'm a father 5 years ago. I'm a father. I have a kid, one kid. And I want to share this na happy ako, may pressure ako kasi tatay na ako. Ako ang bumubuhay sa mag-ina ko. So, masaya po ako at yung anak ko parang kabarkada ko lang siya dahil nga 5 years old na siya, 27 lang ako. Alam mo yung hindi sobrang laki. Kaya hindi po ako na-stress. Yun. Oh. Galing. Salamat. Okay. Diba ganung hinga ang nagaganap? Mahirap mag-release yung mahirap mag-share. Mm-hmm. Okay. Ako, sa pamilya ko, simple lang naman kami. Simple lang yung pamilya namin. Bago ng lockdown, mahilig kami maglalabas. Ganyan yun yung parang bonding namin. Magbi-beach, ganyan. Basta simple lang naman. Wala namang masyadong do sa bahay, syempre ako yung parang tumatayong panganay kasi yung dalawa kong kapatid may kanya-kanya na silang pamilya. So hindi ko ma-explain. Go ahead. Ano mo yun, sa pamilya kasi syempre hindi nawawala yung mga yung mga alitan kasi part yun eh. Sino ba yung nagpapanugtong? Ako. Pinin ko, iyakan! Wala ba? Wala ba iyakan? Dala ako guys, sorry. Alam mo, nag-search pa talaga ako sa YouTube ng sad song instrumental para lang doon. para kayo. Whole effort si Aries. Hindi, basta kami, ako yung pamilya namin, simple lang talaga. Madali kami mapasaya, ganyan, nagtutulungan. Alam mo yun, yung typical family. Pero again, ayun nga, hindi kami yung parang, anong tawag nito, yung mga klaseng flamboyant style. Hindi naman ganun. Simpleng pamilya lang meron kami. Ano tawag sa ganun family? Tension family. Flamboyant. Ano? Ano tawag sa ganun? Yung kapag sa pamilya mo, doon din nakatira yung mga tito, tita, extended family ba? Yung kapatid ko kasi may iba na silang pamilya. So sa iba sila nakatira. Kaya parang kumbaga sa bahay ako yung parang panganay. Kasi pangalawa ako sa bunso sa magkakapatid. Bali yung ate ko, yung kuya ko, ayan, may family na sila. Family. Pero kami sa bahay, parang compound kasi kami eh. So nandun yung mga tita ko, magkakapit bahay lang kami ng tita ko, tito ko. Yan yung magpipinsan. Oh. Kaya pag nag-bonding, Compound, yung magkakalapit lang ba? Oo, ayun. Ang lahat. Thank you. Mapahu ka nga, Ano ba, hanggang saan ang kaya niyong gawin para sa inyong pamilya? Uy, mabigat na yan. Malalim na yung tanong na yan. Hindi ko maiyak na tayo dito. Elin Duran, kayo po. Siguro yung
mga sacrifices. Like for example, may mga bagay na hindi ka comfortable gawin. Kumbaga, kunyari, mahihain ka, pero for the sake na feeling mo may mga bagay na makakatulong sa welfare ng family mo, gagawin mo yun kasi mahal mo sila. Yun yung kaya kong gawin for my family. Ang ganda nun. Ang ganda, ganda nun. Ang ganda. Ang ganda talaga. ako naman sa pamilya ko, siguro kaya kong tanggapin lahat. Kaya, kunyari, i-bash na ako, sabihan na ako ng lahat ng mga pangit na salita, wag lang yung pamilya ko. Uy, maganda yan. Ganun. Iba. Ikaw naman, Nico. Ikaw naman, Nico. Ako naman, sasalo ko ng bala sa kanila, wag lang nila akong utangan. Ngayon. Kaya. Parang, kaya ko mag-donate ng dugo kahit ngayon pag kinailangan ng mga pinsan ko. Wag lang talagang uutang muna. Awag muna. Okay. Ayan, sa mga kapamilya ko, okay. Alam nyo na po. Ano? Ako naman. Uy, ba't ano yung horror na ito? Ba't ba niya makatago siya? Ba't yung horror sa akin? Horror. Mali pala ako ng masok. Wala pa pala. Sorry. Hindi ako na-cue eh. Nalirin na ako sa kwarto ko dito. Nakakatakot talaga yung sinerge ko. Oh. Parang ako rin yung natakot. Ayoko na neto. Nakakaloka. Oh well. Sa akin ano naman. Ano yun, Ana? Sa akin naman, ano? Well, ano ba? Ano sa akin eh? Ako kasi may pagka-workaholic talaga ako. So alam mo yun, kahit konti lang yung pahinga ko, kasi may, nung bago ng pandemic, ganun ako eh. Like, as in, konti lang yung nagiging pahinga ko. Kasi work talaga ako. So, kahit konti lang yung pahinga ko, basta I'll work. And then, yung, syempre, yung mga blessings na meron ako, isha-share ko yon sa pamilya ko. Kasi, syempre, kagaya nga ni LA, nating lahat, mahal na mahal natin yung pamilya natin, di ba? Yes! Correct! Pero, eto naman. Kung may message kayo sa family nyo ngayon, ano yon? Start tayo kay Elaine. Yung may message ko po sa kanila is thank you sa pag-support sa akin, sa pagmamahal sa akin unconditionally. Lahat pala nawawala, pero yung love ng family mo, hindi mawawala yun. Andyan lang sila parati sa'yo. So thankful ako sa family ko. Thank you and I love you. Ayan. Yes. Sa akin din naman, parang ganun din. Lagi sila nakasuporta sa akin. Nanonood sila sa labas eh. Wala silang kinakaligtaan na episode ng Showtime Online. Wow. Kaya maraming salamat nanay, tatay, para sa inyo tong mga ginagawa ko. Ganda. Naman, Nico? Family, di ba may sarili na akong pamilya dito. Yung family ko nasa Bulacan. Ayun, wala naman ako. Hindi kasi ako masyadong sweet eh. Tanong ko na lang kung nauwi nila yung charger namin kasi dumalo dito. Nawala ba? Nawala? Charger ko. So yun lang yung message ko. Pakicheck na lang dyan sa Bulacan kung naiuwi nila yung charger ko. Yun lang po. Ano ba yan? Nagiging emotional lang ako sa mga sinabi nila, LA, nila Eris. Tapos sa'yo, charger. Dito sa amin sa Cubao, natulog ng dalawang araw, nawawala yung charger ko eh. Napagpintangan pa, ano? Oo. Nakakaloka. Ako, oh well, alam naman natin sa pamilya, hindi naman talaga perfecto. May mga times na, alam mo na, may mga ano tayo, conflict. And ako, gusto ko lang sabihin na talagang basta love na love ko kayo and gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sacrifisyo nyo na ginagawa nyo for me and for our family. So, thank you so much. I love you all. Ayan. Yes. Ayan. So, bukod pala sa National Family Day, ay National Ghost Hunting Day rin pala. Oh, ayun! Doon pala ipapasok yung music ko. Mali naman kasi yung music ni Eris. Na-advance eh. Nothing to celebrate. Nakakaloka yung mga friends nyo na nagsisend ng mga ganyan. Tas oo, no? Yung sa mga Instagram. Yan, no? Ito. Cellphone. Yan ba? Ayun. Wala. So, si Eris lang nakakarinig. Wala pa nakakarinig. Pero kayo, naniniwala ba kayo sa multo? Ay! Opo. Naniniwala kayo? Talaga? Ako, never ko pa na-experience na may nagparamdam or may nagpakita sa akin. So, ako din. Ko,
As of now, hindi pa. Pero ayoko makakita. Pero pakakita ko dito. Ako nakakatakot talaga yan. Oh, iba yan. I-comment ko ngayon ha. Yan ang nakakatakot. Welcome back dito sa Showtime, Showtime Online. Yes. Mga Showtime Onliners. Okay. Mas gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime, Ask Sugug. Correct. Sugug. Ngayong Sabado rin ang pagtatapos ng ating Quarantine kwento. Kaya naman, uy! Liners, uy! Makatutukan nyo ito ha. Handa na ba kayo, Eric and Anna? Handa ready na! Ready na. Nanonood sa atin ng mga taga-Argentina, ha? Mm-hmm. Sa pagtutuloy ng ating Quarantine kwento ngayong Sabado na pinamagatang Love in Thy Woman, ay malungkot na malungkot pa rin si Aris. Sa sobrang lungkot niya, ay mapapakanta siya ng isang very sad song. Kailangan kita ngayon at ba't nawala? Ay. Nag 20% palobat na. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kala ko, talaga boses na lang yan. Sasabihin naman ni Ma'am Mayana ang kanyang anak, cheer up dahil may surprise siya para sa kanya. Ay nako, Alice, nako. Cheer up, okay? Ayusin mo yung sarili mo. Tigilan mo yung pag-iyak-iyak na kung may surprise ako sa'yo na ako for sure ikakasaya mo to. Maki-curious naman si Aris kung ano ang surprise sa kanya, kaya kung ano-ano ang maiisip niyang surprise. Teka ma. Ano yung mga surprise? Ibibigay mo na ba yung laptop mo sa akin para full screen na ako? Mga ganun ba? Bibigyan mo ba ang pera? O ano ba, kotse? O yung sweldo mo dito, akin na ba? Ganun ba yung surprise mo? Ay, teka lang, sweldo. Nang walang ano-ano ay biglang dadating na ang totoong surprise na si Inday. Ayun na, pag-mimit na sila. Hello po, Sir Aris. Hello po. Mapapangiti si Aris nang makita si Inday, pero bigla niyang babawiin ang ngiti. At magkukunwaring masama ang loob kay Inday dahil ilang araw siyang wala at pinag-alala niya ito. Inday. Inday! Anong kala mo ha? Concerned ako sa'yo? Ayoko lang nang walang nauutusan dito kaya nawawala ako sa sarili. Wala akong tagalinis ng kwarto, wala akong tagapagluto kaya naiinis ako! Hingi naman ng sorry si Inday kay Aris at sasabing hindi naman niya gustong sumakit ang kanyang ngipin, kaya siya nawala ng ilang araw. Ay naku, pasensya talaga Sir Aris. Hindi ko in-expect na sasakit yung ngipin ko. Sorry talaga. Babawi na lang po ako. Ganun na lang. Tatanungin din ni Inday si Aris kung totoo ba ang nabalitaan niyang nag-alala siya para sa kanya. Sir Aris, totoo po bang nag-aalala po kayo sa akin? Sasabihin naman ni Aris na normal lang iyon dahil ilang araw ding walang naglilinis ang kanyang kwarto at wala siyang mautusan sa mga kailangan niyang gawin. Ano ka ba? Nag-aalala ako sa iyo? Nag-aalala ako sa sarili ko kasi walang naglilinis ng kwarto ko, walang nagluluto para sa pagkain ko. Ayun lang, tapos. Hindi ako nag-aalala para sa iyo. Nang walang ano na biglang mamimilipit sa sakit ng tiyan niya si Inday. Aray, ang sakit ng dyan ko! Aray. Kaya bigla mag-aalala si Aris para kay Inday. Inday, okay ka lang ba? Okay ka lang? Bakit ang habay? Pero yun pala ay nagkunwari lang si Inday na sumasakit ang kanyang dyan, kaya bistado na si Aris na nag-aalala talaga siya para sa kanya. Sabi ko na nga, ba nag-aalala ka sa akin eh? May kabutihan pala sa iyo, Sir Aris, no? Wala meron pa rin pala. Aris, kaya aamin na niya ang tunay niyang nararamdaman para kay Inday. Inday, sa totoo lang, nabuko mo na ako eh. Wala na akong kawala. Sabihin ko na yung totoo sa iyo. Na-miss talaga kita at gusto ko lagi kitang kasama. Sa tagal natin pagsasama na
Sambahay kita, amo mo ako, napalapit na yung loob ko sa'yo. Nasagot naman si Inday na pareho lang siya sila nang nararamdaman para kay Aris. Pero alam niyang hindi sila dahil mag-amo sila. Actually, sir, ganun din po ako. Kaso nga lang, hindi po tayo bagay, sir. Langit ka, lupa ako. Ay! 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 Ano lang? Ay, Yelubela! Ba't nakikisaling narrator? Nadala. Pero sasabihin ni Aris na hindi hadla ang estado sa buhay kung tunay silang nag-iibigan. Alam mo, Inday, hindi problema yon, hindi problema yon. Lagi mong tandaan na kahit sino ka man, kahit ano ka man, mahal na mahal kita, Inday. Kaya sa huli ay bubuo ng puso sina Aris at Inday bilang simbolo ng kanilang pag-iibigan. Ay, gano'n ba? Kabila? Dito. Hindi. Ayan. Tapos. Idikit mo dito. Idikit mo. Baliktad daw, guys. Baliktad. Baliktad. Oh, dito. Baliktad. Eline, baliktad. Talagang dito. Ayan. Inday, para sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay. Basta puso na yan, ha? Ayan, naiintindihan na. Puso na yan. Hold it! At dyan nagtatapos ang ating nakakakilig na kwento ngayong Sabado na pinamagatang Love in Thy Woman. Abangan ang ating susunod na kwento next week sa Kwarantsere basta may oras pa tayo. Yes! Yes! Ay, grabe! Yes! Shout out sa mga taga-Argentina. Nanonood pala nanonood sa atin. Nanonood sila ngayon. Nanonood ang araw. Oo, trending pala doon, no? Oh, Elaine, sayang hindi wala kahapon ng media conference kami sa para international na kasi. Oo, at ang host na. Ang wow! Host doon si Justin Bieber mismo talaga yung nagpo-promote nitong Quarantsere natin. Kaya bigat. Seryoso, Elaine. Gusto mo yung naniwala na si Elaine. Binopromote nito pag nanonood si ano Justin ano. Oo. Iba-iba na yung Quarantsere. Oh, oh. Pero aminin nyo, may chemistry, di ba? Ay! Chemistry, ay! May chemistry yun! Iris Duran, uy, oh! Iris Duran? Parang in-erase naman. Oh, yeah. Abangan natin Monday kung ano ba ang kwento natin sa Quarantsere. Pero yun, kayo, go ahead. Yes, go Aline! Ayun, sina-shoutout ko nga pala yung ano. Ako muna. Okay. Aris Aragosa, sige. Social media accounts ko. At shoutout sa nanay at tatay ko nanonood ngayon sa labas. Ricardo Ulang at Edelisa Ulang. Ayun o, oh, hello ayan, po. So ako din po. Ayan, sa akin naman po. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel po. It's Elaine Duran PH. At sa aking Facebook page, please follow me on Elaine Duran. Yun lang po. Ayan. Ako naman po, Anna Ramsey, Instagram, Twitter, and Facebook. And please subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. That's Anna Ramsey. And of course, Tasty Anna's. Ayan, follow nyo na rin po, Facebook page. Ako kay Camilo ng Envy Clinic at kay Dennis DeJost ng DeJost Dental Clinic sa Bulacan. Yun po at Aiden's Linen po. Check nyo po yung Instagram namin. Yay! Yes. Ako maraming salamat once again at Showtime Onliners! Magkita-kita ulit tayo next week! Siyempre, see you ulit next week sa pinakamasayang online tambayan sa buong universe! Na para sa'yo! Na para! At sa'yo rin! At lalong-lalo na para sa'yo! This is Showtime Onliners! Happy weekend, guys. Bye-bye. See you. Happy weekend. Bye.